Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po tayo? Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kaibigan, ngayon po isi-share ko lang sa inyo. Ito pong aking alaging anahing baboy ay malapit na pong manganak. Ito na po ay 101 days na po at ilang araw na lang at magsisilang na po siya. Mga kaibigan, at ipapakita ko sa inyo kung paano po magpurga. Ito po ay gumagamit po ako ng Latigo 1000 at ito na rin po ang available na nabibili ko sa tindahan. Dito po sa bilihan ko ng pits para sa pagkain ng aking inahing baboy. Mga kaibigan, at alam ko marami namang ibang na brands na nabibili natin. At yung iba ay ini-injectionan. At ang iba naman po ay hinahalo sa tubig. Itong sa akin po ay sa aking diskarte ay hinahalo ko po sa pagkain niya. Ito po yung pins na ginagamit ko ay yung Little Savers sa sa Unipid ang brand nito at kahit pa paano nakamura ko dito. At hindi rin ako naghahalo, talagang pure lang, purong-puro lang po. Ito mga kaibigan, itong Latigo 1000 ay hinahalo ko lang po dito. At pag nilagay ko na itong Latigo 1000, nilalagyan ko po ng kunting tubig at hinahalo ko. Para hindi niya masyadong maamoy or talagang 100% na makakain po ng ating inahing baboy. Mga kaibigan, marami po nagtatanong. Marami pong mga kaibigan natin na mga nag-aalaga ng baboy, bakit kailangan natin purgahin ang ating inahing baboy na malapit na pong manganak. Ayon na rin po sa mga na tutunan ko at maatin sa mga semi-seminar, kailangan po talagang purgahin natin ang ating inahing baboy bago po siya manganak. Dahil po, para po mamatay yung mga bulati niya sa kanyang tiyan. At para na rin po, hindi po maisalin doon po sa ating mga biik. Kaya mga kaibigan, bago siya magsilang ay magiging malusog po ang ating mga biik at wala pong mga bulati. Ito mga kaibigan, itong inahing baboy ko talagang tsaawa ng Diyos, talagang pagdating po sa pagkain ay talagang malakas po siyang kumain. Kaya minimintin ko rin, lalo na po at malapit na po mga anak, kaya ilang kilo na lang po ang pinakakain ko sa kanya. Alam kong marami rin nakakaalam sa mga paano po mag-feeding po ng ating mga inahing baboy, lalo na po sa malapit na pong mga anak. Mga kaibigan, at sana po mayroon po kayong napulutan na kaalaman dito po sa na-share ko sa konting video. Maraming salamat po na lang po sa inyong lahat. At sa mga nauna kong video, marami na rin po akong na-share, na-upload na tungkol po dito sa ating pag-aalaga ng mga baboy. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat na lang po sa inyong lahat at ingat po tayo lagi. At doon po sa mga baguhan, kung maaari lang po, kung pwede po makahingi po ng kunting tulong, isang subscribe lang po para sa inyo at pakihit na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po na i-upload yung bago. Maraming salamat po mga kaibigan.